morning! What is up, guys? Okay, guys. Kung nababasa nyo yung title o kaya yung thumbnail. Yung thumbnail na nakalagay sa ano ng video. Tama kayo at magre-react ako sa una kong pinost na motovlog. O yun, sa unang post ko ng pagbablog. Dahil ano yata eh, sa lahat yata na naipost ko na video, yun yata yung pinakamahaba na nagsalita ako. Dahil kung mapansin nyo doon sa mga tutorial na nai-post ko, konti-onti lang yung mga sinasabi ko. At ngayon ay magre-react ako doon sa pinost kong video. Alam nyo naman yon, yung title na kung paano ako nagka-rider. Dahil yung nando, yung time na-publish ko na siya at na-upload ko na sa YouTube at pinanood ko. Siguro ano, hindi ko pa natatapos yung video, hindi ko na pinanood. Dahil ganyan pala yung feeling. Ganyan pala yung feeling kapag pinapalad mo yung sarili mo, parang nakakahiya. Eh lalo na may mga time na nabubulbulol ako dahil hindi naman ako sanay magsalita. Hindi ako sanay magsalita masyado dahil teka lang. Dahil nung kabataan ko, hindi naman ako ganoon ka-talkative. At kung hindi nyo naitanong, nung kinder pa ako, naging ano ako, naging most behave ako. Dahil sa buong klase yata hanggang umian, hindi ako nagsasalita, nakatanga lang ako. Iniisip ko nga kung tama yung pagkakapasok ko sa kinder o dapat sa special school ako. Dahil hindi ako masyadong nagsasalita. Ayun nga, tapos pinapad ko na nga yung video, talagang nakakahiyan dahil siguro dahil putal-utal ako magsalita. Minsan na ano, para akong naghahang, kaya talaga nakakatawa talaga. Kaya doon sa ano, sa unang na-upload kong video, guys, pasensya na kayo. At tulad nga nung sabi nung isang sikat na motovlogger, eh sa umpisa talagang ganun daw. Yung mga ano, mga tips na mga nabanggit niya. Na sa simula nga, sa una eh talagang medyo mauutal-utal ka. Dati nga kahit boses ko pa lang, ayoko na marinig sa video dahil parang nakakailang. Pero dahil ano, ginusto ko yung pagmumotor, kumbaga naging hobby ko talaga yung pagmumotor. Kaya ipagpapatuloy ko na rin siya paunti-unti. Dahil na-inspired din ako sa ibang motovlogger na ini-enjoy lang nila yung talagang gusto nilang gawin.
Kaya ito, ini-enjoy ko na lang din. Kahit anong masabi kong ka-ek-ekan o mali-maling salita, hinahayaan ko na lang. Dahil, ayun nga, siguro pagdating nung ano, nung panahon, masasanay at mababanggit ko na rin naman ang tama yung mga gusto kong sabihin. Feeling ko nga ano eh, sa mga pinagsasabi ko parang kulang-kulang pa yung mga detalye eh. Parang hindi pa ganun ka talaga kaswabe. Alam niyo yun guys. Kaya sana talaga sa mga susunod na upload ko, maliban to at sa mga susunod pa, mag-improve na talaga yun pagsasalita ako. Ibang-iba din kasi, lalo na nagsasalita ka mag-isa mo. Tapos lalo na pag-traffic, tapos nagsasalita ka mag-isa mo. Ngayon alam ko na yung feeling ng mga sinasabi ng ibang motovlogger na, uy, nagsasalita siya mag-isa mo, ano ba yan, may problema ba siya, yung mga ganon. Kaya minsan kapag nasa traffic light ako, tsaka may sasabihin ako syempre, minsan bumubulong-bulong na lang ako. Tsaka minsan napapansin ko, alam nyo yun, minsan may mga tumatakbo sa isip ninyo na gusto nyo sabihin, pero parang hindi nyo masabi. Parang nagsasalita lang kayo sa isip, alam nyo yung mga ganun. Ganun yung mga na-experience ko na, imbis na sabihin ko na lang eh, parang sasalita lang yung isip ko. May mga time na ganun ako. Hindi ko alam na doon na pala ako sa pupuntahan ko. Hindi man lang ako nakapagsalita. Tsaka napapansin nyo guys, no, sa mga ibang video ko, parang meron siyang mga effects. Kung ano-anong klaseng kalokohan na effects. Oh, bali, hindi ko pa alam kung saan ako komportable sa ganung style ng pag-e-edit. Kaya medyo nag-e-experiment pa ako. Kaya yung mga ibang video ko, minsan simple lang. Meron iba, may pagka-cinematic. Meron naman iba, straightforward, wala nang edit-edit. Cut na lang. Kaya sa ngayon eh, chine-check ko pa o tinitingnan ko pa kung saan ako mas magiging komportable sa pag-e-edit. Tulad ito, traffic. Tapos, parang may mga tumatakbo sa isip ko na gusto kong sabihin, ganun. Pero sana sa mga susunod na araw, magamay ko din ito. Nakita nyo agad yung si ate? Yung papatawid na siya, napapangiti siya eh. Siguro naisip niya, ay papatawidin ako nito. Ay daw, papatawidin ko sana siya, kaya lang alanganin eh. Kaya dumire-diretso na lang ako. Pero nagpapatawid talaga ako, lalo sa ano, sa tamang tawiran. Pero kung mga alanganin na may mga nakatutok sa likod ko na mabibilis, dire-diretso na lang ako at sinesenyasan ko na lang yung tumatawid na dire-diretso ako. Kasi mukhang mas mahirap kung parehas kami ma-aksidente, diba? Napatawid ko nga siya, tapos huminto ako, meron mabilis na sasakyan sa likod ko, hindi walay parehas kaming yare. Oo nga pala guys, meron pa akong ano, bago ko tapusin tong ano na to, itong video na to, meron pa akong mga susunod, parang ang dami eh, no? Meron pa akong isang ano, i-upload
kung mapansin niyo dun sa pangalawang last video ko. Teka lang. Kukuha lang ng ticket. Thank you po. Okay guys. Tulad nga ng sabi ko kanina, mayroon pa akong isang video na hindi ko pa siya na-upload. Pero hindi pa rin naman siya ayos. Hindi ko pa siya nabibideo. Kung naalala nyo yung last teka lang. Hindi ko ma-neutral. Nasa taas kasi ako, ayan. Kung naalala nyo yung last 2 video ko, yung tungkol sa ano, sa pagbe-blend ng preno, kung natapos nyo yun o napanood nyo yung huling video doon, meron akong pinakita ang pipe. Yun nga yun, yung Yoshimura pipe. O, abangan nyo yun para ma-sound check natin. Okay guys, bali sana natuwa kayo sa reaction ko at sa kwento ko tungkol sa unang post ko sa video na dire-diretso ako magsalita. Peace out!